What's up, guys? Magandang araw po sa lahat ng mga ating kababayan sa saang sulok mang mundo kayo naroroon. Magandang araw po sa ating lahat at isang magandang balita po na hindi po muna matutuloy daw ang yung 3% yung PhilHealth na pinatupad nilang 3% mandatory or from OFW salary po. Hindi po muna daw matutuloy pero at least ngayon, alam nila ang hagupit na galit ng mga OFW. Nagkaisa po ang mga OFW na pa iparating sa inyo na mahirap ang abroad. Hindi po basta-basta. Kayo po humihingi lang ng pera, basta-basta humihingi ng pera. Kami po pinagpapaguran namin, dugot pawis namin po yung sahod namin yan at bigla-bigla nyo nilang kakaltasan ng ganyang kalaki. Libo-libo. Kung yung libo-libo na yon eh, pinaghihirapan namin para lang maibigay, may padala sa aming mga pamilya para may pakain. E kayo, walang kahirap-hirap na mag-i-issue na magkakaltas kayo ng libo-libo sa aming salary. Hindi po pwede yon. At saka, increases every year. Napaka-unfair. Isipin nyo po ang hirap namin. Sabi nila, suspendido daw dahil sa COVID. So, it means may posibilidad na itutuloy nila o hindi. Pero sana hindi na maituloy dahil kaming kawawa. Remittances po namin is sobra-sobra na po yan. Kaya wag po kayong masyadong gahaman. Sabi nga sa balita, kayong mga kawatan ng PhilHealth dyan, neck-neck nyo. So, alam nyo na po ngayon ang galit ng mga OFW. Huwag nyo pong galitin ang mga OFW. Dahil kami po ay danas na namin ang mga hirap, kaya dyan kami humuhugot ng lakas. At saka mahirap po yun. Huwag kayong, tingnan nyo po muna yung sitwasyon naming mga OFW. Kasi kung libo-libo po ang kakaltasin ninyo sa aming sahod, ano po ba ang matitira sa amin? Wala na. Tinitiis na nga namin ang mga sarili namin minsan. Alam ko, karamihan sa mga OFW para lang po may maipadala sa pamilya is tinitipid na ang sarili. Kaya, wag na wag po ninyo namang gawing solusyon ang pagtaas ng PhilHealth na babayarin namin para lang dahil may COVID. O COVID po, hanapin nyo po muna yung solusyon yan bago kayo mag-issue-issue ng mga ganyang bagay. Yan po ang pagtuunan ninyo ng pansin at wag yung PhilHealth at wag ang mga OFW ang targetin ninyo. OFW na naman po kasi ang nakita ninyo dahil yun na lang ang iniisip ninyo. At kung may problema po sa atin, solusyonan ninyo. Huwag kayong mag-isip pa ng isang bagay na hindi naman karapat-dapat. Ang OFW po ay nagpapakahirap dito sa ibang bansa sa abroad. Marami po sa amin na nakakaranas ng hindi maganda. Pagod, gutom, puyat. Yan ang mga nararanasan namin bilang OFW. At kayo, basta-basta na lang kayo kakaltas sa aming salary, hindi po kami talaga papayag. Kasi himbis na para sa pamilya namin, sa'yo yun yung pa napupunta. Ano yun? Parang nangihingi lang kayo ng pera ng OFW? Huwag naman po sanang ganun. Dapat isipin nyo po ang hirap namin dito sa abroad. Huwag kayong basta-basta mag-i-issue ng mga ganyang bagay. Dahil napaka-unfair po para sa amin. Ang OFW po ay sinatawag ninyong bayani pero bakit parang bayani yata ng mga taga-solusyon ng mga bagay na dapat na hindi, na kayo dapat ang mag-solusyon ng mga problema. Solusyonan nyo po muna ang virus. Hanapin nyo po ang gamot. Hindi po yung PhilHealth namin na naman ang pinag-iinitan ninyo para lang may magaham, para lang may makuha na naman kayo. Huwag kayong gahaman masyado. Masyado kayong gahaman kasi. Kasi po yung 2-4 na binabayaran namin, is okay na yun. Tapos, iba lang yung mga SSS, OWA, tapos yung OEC lang nang hinahanap namin, hinihingi namin, pinababayaran pa namin. Ito po, based on my experience po sa Pampanga, SM Pampanga. Hindi ko pa lang po kasi nakuhanan ng video yun eh. Magandang kuhanan kasi sabi niya, hindi rin daw talagang i-issuehan ng OEC kapag hindi ka nagbayad. Tsaka marami pa akong binayaran yun. Sobra-sobra po.
kailangan punta ka sa number 1 sa step 1, may babayaran kang 100. Punta ka sa computeran, may babayaran kang 150. Punta ka dito sa may, ano na naman, meron na naman. Hanggang sa makapunta ka sa kanila, meron ka pa rin babayaran. Kaya, libo-libo po yun. O, easy na yan. Libo-libo. Plus, PhilHealth, libo-libo na naman po yan. Marami-marami kaming binabayaran. Kaya, marami kayong nakukurakot na pera ng mga OFW. Kaya sa mga kurakot dyan, sana po, huwag kayong balikan ng karma. Dahil lang pera po na pinapadala namin at perang ginakurakot ninyo, ay pinaghirapan namin. Galing yan sa dugot pawis namin. Kaya, beware sa karma po. Huwag po kayong, sana pag-isipan nyo mabuti, sabi ninyo suspindido. So, ibig sabihin, may plano kayong ituloy. Pero dyan nyo mararamdaman ang hagupit ng mga OFW. Kaya wag nyong susubukan ng mga OFW. Dahil kami lalaban. So, eto na guys. Kaya magkaisa po tayong lahat para hindi po maituloy ang issue na yan. Magdadagdag bayad na naman tayo. Imbes na ipadala natin sa pamilya natin, kukarakutin pa nila, kukunin pa nila para sa kanila. At ang yayaman na nga nila eh. Pero bakit tayo pa rin maliliit ang gustong-gusto nilang i-down ng i-down o minamalsyado pang pinaminamaliit. Huwag po nyo kaming maliitin mga OFW dahil laking tulong po ang OFW sa ating bayad. Kaya sana po wag na ninyong ituloy yan dahil OFW, marami po kayong makakalaban. OFW, taong bayan po ang makakalaban ninyo. Kaya, kayong mga kawatan dyan ng PhilHealth, sabi nga ng balita, neck-neck nyo. Kaya, see you guys. Don't forget to subscribe. Thank you.